Patay ang dalawang tao nang masunog ang mahigit 200 bahay sa Barangay Tonsuya, Malabon kagabi. Sugatan naman ang apat na fire volunteers na binato at pinukpok pa ng mga residenteng nagtangkang agawin ang kanilang mga host. Nagpapatrol, Cory Quintos. Nagkagulo ang mga residente ng Barangay Tonsuya, Malabon nang lamunin ng malakas na apoy ang bahay roon pasado alas 8 kagabi. Kanya-kanyang salba ng gamit, kanya-kanya rin paraan ng pag-apula sa apoy. May gumamit ng mga timba na salok ay baha, meron din namang gumamit ng hose. Bigla na lang po nasunog yung dun eh, pumutok yung apoy dun sa likod namin eh. Wala kaming nakuha kahit isa! Hindi pa ako nakakuha kanina kasi naninigas po ako, may sakit po kasi ako. Madaling kumalat ang apoy, 250 bahay ang natupok at nasa 500 pamilya ang apektado. Nahirapan naman ang mga bumbero dahil sa makipot na mga eskinita. At dahil sa mataas na emosyon ng mga residente, nagkagirian ang mga ito at mga bumbero na nauwi umano sa pambabato at pamuhukpok ng mga residente. Nabasag din ang salamin ng ilang fire trucks. Apat na fire volunteers ang nasugatan. Si Russell, pinalo pa sa hita ng baseball bat. Gusto po gagawin yung sa amin eh. Wala man silang kalam-alam gamitin yun eh. Kung binigay pa namin yun, madisgrasya pa sila nun sa lakas ng pressure, di ba po? Yung mga nasusunugan, medyo unruly. Alam mo naman yung hysterical sila, hindi natin maintindihan, gabi pa naman. Patay naman ang 62 anyos na si Lola Virginia Itak at 80 anyos na si Lolo Agustin Erespe. Para makuha ang bangkay ni Lolo, kinailangan pang lagariin ang drum na ito kung saan siya nagtago. Ayon sa BFP, short circuit ang naging dahilan ng sunog. Nanonood ng TV at bigla na lang may nag-spark, sumabog at yun at. Umabot sa 3 milyong piso ang pinsala. Hindi naman ito ang unang beses na nagkasunog sa barangay. Cory Quintos, ABS-CBN News. We'll be right back.